Gagamit tayo nitong grease gun. Still doon pa rin sa driver side na glass. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw ay isang very interesting day dahil meron na naman tayong ite-test out. Ishoot natin itong SUV na nasa ating likod ngayon. Ito pala ay isang SUV na armored. Hindi lang ito pistol rated but rifle rated as well. So kasama natin ngayon si Sir Fausto, the technical supervisor of Badlands Garage. Sir, ano ba yung ginawa natin dito sa ating SUV na nasa likod? Itong SUV natin, ito ay 2011 model, Land Cruiser 200. Then ito, design in a bulletproof 360 degree. Label 6. Sa glass naman, mayroon siyang protection na tinatawag na ito. Ito yung sinasabi na fully carbonate. Glass, fully carbonate. Then, nasa 6 layer to. By layer siya. So, 6 na layer. Ang kaya natin ni Stan ito kasi nakadesign ito sa Label 6. High power rifle. Tulad ng M14, M16. So, dito naman sa door, mayroon tayong tinatawag na armor steel inserted. Then, pwede naman tayo mag-upgrade kung gustong medyo gumaan yung pinto. Pwede natin gamitan na yung tinatawag na composite armor steel na pang Label 4. Then, yung tinatawag natin na Dyneema. So, combination yan. Nano fiber siya. Mas light siya, mas gaano. Ang protection nito is Label 6. Sa engine, importante yung brake, yung fuel na may protection siya. Then this side, mayroon din tayo dito sa ilalim nito na fender protection. So part to na magpo-protect siya sa engine. Then dito naman, mayroon tayong radiator protection. So pag mag-hit yung bala dito, kanya na protection. Computer box protection. So dun sa likod niyan, firewalling protection. Ito yung tinatawag na barn door. Ito tinatawag na gun port. Yan. Then sa flooring, light material, Dyneema. Bomb shield protection. So yan, nandito tayo sa loob ngayon. So wala kasi makita yung view ng glass dito. So okay naman. So may kapal siya kung makikita natin. Oh, yung glass na ating isushoot. Meron siya ditong ano, para sa window. Pero sabi nila fix na daw to. So hindi na ito na ibababa. So yun, shoot tayo. So, una natin gagawin is magshoot tayo ng 9mm gamit itong CZ75 SP01. Shoot tayo ng 10 rounds doon sa left glass. Firing. Next up, gagamit tayo nitong STI Executive 40 caliber. Shoot ulit tayo ng 10 rounds doon. Okay, firing po. Okay, so next one, susubok tayo ng 45 ACP. Gagamit tayo nitong grease gun. Ito na oh. Medyo marami na tayo na shoot dito na pistol rounds. Tingnan natin yung loob. Yun oh. No penetration at makinis na makinis pa siya. Ito yung loob. Wala rin tayo nakikitang talsik ng glass, no? So, for pistol, walang problema. Okay, so next up, itry natin 5.56. Firing. Yung ating 5 rounds ng 5.56. Open natin. Yun. So, ito yung ating loob. Kung makikita natin, smooth siya, no? Wala tayong penetration dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Once i-shoot natin yung glass kung saan sinuot natin yung mga pistol, 5 rounds tayo ng 5.56. Firing. Nag-shoot pa tayo ng 5.56 dito kung saan tayo nag-shoot ng mga pistol rounds. Mix ng pistol and rifle. Tingnan natin yung loob kung meron ba nag-penetrate. Wala pa rin tayong penetration na nakikita. Smooth pa rin sila. Still smooth. Wala tayong kalat ng glass dito. Shoot pa tayong konti. Try natin 5 rounds ulit tayo doon sa shoot natin ng rifle sa right side. Alright, additional 5 rounds tayo ng rifle dito. Natin yung loob kung meron bang nag-penetrate. Yeah. Meron bumukol na dalawa pero still no, very smooth yung ano niya dito. Hindi rin siya nag-penetrate. Linis.
So yun, no penetration pa rin. Alright, so yun, no, very fun day today at the shooting range. Nag-shoot na naman tayo ng isang sasakyan. Okay, so para sa mga curious dyan, starting price sa Badlands Garage ng pagpapa-armor ng vehicle ng level 6 ay nasa 2.6M. So ayun, no, you can reach out sa Badlands Garage Facebook page kung gusto nyo magpa-armor, message nyo na lang sila. Alright, so again, thank you sa Badlands Garage sa pagpapa-test out sa atin ng kanilang armored vehicle. Salamat din po sa Guns Pinoy page sponsors, Luminox, MTAC Gun Oil, and Raptor K. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.